Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Magsasagawa ng joint press conference ang ilang ahensya ng gobyerno ngayong araw para talakayin ang bagong insidente ng harassment sa Ayungi Shoal nitong Sabado. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs sa may gitna bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin. Sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, dapat hikayatin ng buong mundo na kondinahin ang mga aktibidad ng China na anya'y walang lugar sa sibilisasyon. Git naman ni Senadora Risa Ontiveros, walang karapatan ng China Coast Guard na harangin at bombahin ng tubig ang barko ng Pilipinas. Ayon naman kay Senador Bong Revilla, kailangan magpaliwanag ang Chinese ambassador tungkol sa insidente bago ito nagpasa ng resolusyon ng Senado na kumukondina sa pangharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hinimok ng U.S. State Department ng China na sundin ang 2016 Arbitral Tribunal ruling at respetuhin ang freedom of navigation. Sabi naman ng Canadian Embassy, hindi katanggap-tanggap at lumalabag sa international law ang paggamit ng China ng water cannon sa barko ng Pilipinas. Ang European Union Ambassador, suportado rin ng Pilipinas sa pagsusulong ng rules-based international order. Sa website ng China Coast Guard, una na sinabi ng kanilang tagapagsalita na ginawa lang nila ang nararapat na aksyon para pigilan anila ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nangihimasok at may dala umanong mga illegal na building materials. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Malacanang at Chinese Embassy. Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa bus and sa busway sa tapat mismo ito ng North Avenue Station ng MRT. Kung saan nakikita po ninyo, ito, kakabuhos lamang po nito, itong bahangi ito na kinumpuni ng DPWH. Isa lamang po ito sa ilang pang mga bahagi ng EDSA na na-damage dito sa pagkakasunod na bagyong Egay, bagyong Falcon, at syempre yung mga aking habagat. Ilang araw din po tayo inuulan at syempre ang epekto niyan, napakaraming mga lubak na nilikha niyan sa ilang bahagi ng EDSA. Ang repairs po sinimulan nitong gabi ng Biyernes, April 4, at inaasahang matatapos sa umaga ng April 9, araw po yan ng Miyerkules. Siyempre, dahil sarado ang ilang bahagi ng EDSA busway, nasa labas muna, nakikisiksik muna ang mga bus dito sa ilang mga motorista. Sorry, August pala, yan. Ito, tulad na nabanggit ko, nakikihalo ang mga bus dito sa ilang mga motorista. So nagkaroon po tayo ng pagbigat ng dali ng trapiko, lalo na nitong weekend. Ngayon, ito po, araw ng Lunes, balik trabaho ang ating mga kababayan. Ano kaya ang magiging epekto nito sa dali ng ating traffic dito sa EDSA? Para po sagutin yan, makakausap natin ngayon ang hepe ng Interagency Council for Traffic, Sir Charlie Del Rosario. Magandang umaga po. Thank you for joining us sa Unang Hirit. Unahin ko lamang po yung update natin. Baka may communications ng DPWH sa inyo. Ano ang progress at kung may possibility kaya mag-extend itong ating ginagawang repairs? Sa ngayon, wala pa kami natatanggap na anumang anunsyo or coordination na mag-extend ang DPWH sa paggawa ng ating EDSA. No? Mm-hmm. Particularly dito sa apektadong area ng EDSA bus carousel. Ito ay nakaschedule hanggang Merkules. So far po, ibig sabihin wala tayong aberya, so mukhang on target naman, mukha. Oo, maganda naman yung panahon, nakisama ang panahon sa nakalipas na 3 araw, no? Hindi naman nag-ulan, so hopefully ang curing natin matatapos within until Wednesday. Pag nailatag ngayong araw na ito, yung buong kahabaan ng repair natin. Sir Charlie, ano naman ang naging epekto nitong ginawang repairs sa traffic natin over the weekend? Over the weekend, nagtaka nga tayo, napakaluwang, no? Maliban lang nung gabi ng 4 kung saan nag-umpisa yung mga civil works dito sa EDSA. Pero ganun pa man, nandiyan naman ang IAC, ang MMDA, Coast Guard na nagbantay sa ating istasyon. Kaya wala ho tayong nakita na anumang aberya. Maliban lang ho dun sa isang reported na medyo nahilo habang nasa traffic, pero naalalayan po natin at naitabi natin sa sasakyan. Pero yun ho, weekend yun eh. So at marami yung mga lumabas sa Metro Manila ngayon po, balik Metro Manila yung mga kababayan natin. Ano kaya ang magiging inaasahan nating effect nitong repairs sa EDSA traffic? Magkakaroon pa rin naman siguro ng effect yan, pero sa dami po ng ating kasamahan sa MMDA, ganun na rin po sa IAC, makikita po natin magiging normal pa rin ang pagtakbo ng ating trapiko.
Ito sir, kailangan isagawa talaga ito, no? Hindi natin pwedeng ipagpaliban ito, hindi natin pwedeng hindi gawin. Opo, kailangan ito dahil na rin para masigurado natin na yung experience ng ating mga mananakay ay safe at saka comfortable. Paano natin masabing comfortable kung yung mga kakalsadahan natin ay medyo may baku-baku? Para ka nasa buwan, ano sir? No. Sa mga lubang. Sir, yung mga sumasakay ng busway, saan ho sila? Halimbawa, itong parting ito ngayon, dinadaanan ho dati ito ng bus eh. Yes. Saan sila lilipat ngayon? Tulad ng nakikita natin, dyan sa kanan natin. Nasa curb side sila. Okay. Kung makikita natin, nasa curb side po yan, alalay po ng Philippine Coast Guard, IAC. Nandun din po ang MMDA, hindi po mapapabayaan yan. Ito pong kahabaan mula Quezon Avenue, pa northbound po, hanggang Caingin area, okay, station, meron pong civil work na ginagawa. Mm-hmm. Kaya ho lahat ng bus natin mula Quezon Avenue, pagbaba po ng flyover yan, dire-diretso na po yan. Okay. Nasa curb side po ang babaan. Alright. Sir, ano lang akong gusto nyong i-anunsyo sa ating motoring public? Lalo't ngayong araw po, Lunes hanggang sa Miyerkules, inaasahan po natin na magpapatuloy itong repairs and therefore yung traffic natin. Oo, Ivan, kinukuha po yung pagkakataon na to para masabihan po, privado, pampublikong sasakyan, kung makakaiwas po tayo dito sa kahabaan ng EDSA, iwas po tayo, marami naman pong pinalabas ang MMDA ng alternate road. Pero kung hindi po natin maiwasan ang EDSA, ay magtsaga ho tayo, tiis-tiis ng konti, kaya nga may kasabihan, tiis ng konti, mahabang ginhawa. Okay. Ihabol na rin natin yung mga pasaway. Hindi ho kayo pwede dito sa ano, sa busway. Oo. Wala ho. Kayo, mababalaura ho kayo. Malambot po ho yung ating simento. Kaya ho, kung maaari, iwasan po natin, doon po tayo sa labas ng bus carousel. At saka bawal naman ho ang pampribadong sasakyan sa bus carousel. Nakausap po natin Sir Charlie De Losario ng Interagency Council for Traffic. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. At yan po mga kapuso ang latest dito sa isinasagawang repairs sa EDSA busway at ilang pambahagi ng EDSA. Konting tsaga na lamang po at sa umaga ng Miyerkules. So far, on track naman daw po ang kanilang isinasagawang repairs. Balik muna tayo sa studio. Samantala, tumaas ang presyo ng isda sa ilang rehiyon na naapektuhan ng mga nakaraang bagyo. Sa Panayam Super Radio DCWB, sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera, dadulot ito ng limitadong supply ng isda. Bayit 600 milyong piso kasi ang halaga ng pinsala ng masamang panahon sa sektor ng pangisdaan. Halos 13,000 mangingisda ang naapektuhan mula sa Regions 1, 2, 3 sa Cordillera Administrative Region at Mimaropa. Sa huling monitoring ng BIFAR, nasa 280 pesos na ang presyo sa kada kilo ng galunggong. Nananatili naman stable ang presyo ng tilapia na nasa 130 pesos per kilo at bangus na nasa 140 pesos kada kilo. Mamamahagi muli ang gobyerno ng fuel subsidy sa public utility vehicle operators at drivers. Ayon sa Department of Transportation, 2.95 billion pesos ang pondo na nakalaan dito. Base sa datos ng LTFRB, 10,000 pesos ang ibibigay sa kada Modern Public Utility Jeepney at Modern UV Express. 6,500 pesos naman sa iba pang PUV, gaya ng traditional jeepney at UV Express, bus at taxi. Ang tricycle drivers makatatanggap ng tig 1,000 pesos at 1,200 pesos naman ang ayuda sa delivery service riders. Mag-aanunsyo ang gobyerno kung kailan ang mismong araw ng pamamahagi ng fuel subsidy. Ito na ang ating showbiz chika, K-pop group na Icon at Gravity, may dalang pang malakasang performance all the way from South Korea. May revelation naman si Korean singer and TV personality na si Eric Nam kung sino ang Filipino artist na gusto niya makolaborate. Narito po ang chika ni na Kata, Tibayan, and Audrey Carampel. Hi Kata! Hi, muling nag-take off all the way here sa Pilipinas ang K-pop group na Icon para sa kanilang 2023 Take Off World Tour. Bigay todo ang fans o Iconics sa pakikijam sa kanilang idol, sabay sa pag-wave ng kanilang combat light sticks. Ng concert ng K-pop group na Gravity in Manila.
Mas napasaya pa ang fans sa pagsayaw ng grupo ng Gento ng SB19. Mala concert din ang fan meeting ni Korean-American singer and host Eric Nam sa Taguig. Kabilang sa mga kinanta niya ang kanyang latest single na House on a Hill. Beshi raw ang turing niya sa kanyang fellow fans. They're very kind, very warm-hearted, and whenever I'm here, I can feel the love, and so it's always so nice to be back. Na-meet din daw ni Eric si Christian Bautista. Silang dalawa ang kumanta ng Korean na Tagalog's version ng Princess Hours, OST na napanood dito sa GMA. Christian was incredibly nice and gracious, and we had dinner together, and we were talking about like books. And so the next day he sent me a book. Sino naman kaya ang Pinoy artist na gusto makakollab ni Eric? I know of SB19. I just saw that. They're in like a gold mine doing things in a gold mine. I was like, oh, that's interesting. They have some really fun music, but I'm looking forward to doing a much deeper dive into Filipino pop culture. Ito ang unang balita. Katatibayan, Aubrey Carampel para sa GMA Integrated News. Ilang linggo nang sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kumustahin natin ang mga tsuper. At mula Marikina, may unang balita live si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Nagbabadya muli ngayong linggo ang isa na namang oil price hike. Dagdag dagok para sa mga tsuper. Kape na lang ang panlaban ni Jeffrey Padua sa kanyang pamamasada sa madaling araw. Ilang linggo na kasing tumataas ang produktong petrolyo. Pero hanggang saan kaya aabot ang sipag at diskarte niya kung may napipintong oil price hike uli ngayong linggo, nakakain na naman sa kanyang kita. Malaki epekto sa amin, sir. Kasi gawa nga po ng mataas na ang presyo, tataas pa lalo, di lalo kami mahirapan. Maliit na nga kinikita namin, lalo pang dadagdag yung pagtaas ng presyo ng gas. Pag masipag ka, sir, mayroong mga 500, 700, ganun. Kaya sobrang sipag na yun, ha. Kaya dami na rin kasi ng mga sasakyan ngayon eh. Batay sa impormasyon ng industry sources, posibleng lampas 4 pesos kada litro ang itataas ng presyo ng diesel ngayong linggo, 10 to 50 centavos sa gasolina at 2 to 3 pesos sa kerosene. Sa price range ngayon, ang kada litro ng diesel maaaring maging 57 hanggang 71 pesos, 56 hanggang 78 pesos naman sa gasolina, at 73 hanggang 86 pesos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, tila hindi pa magpapaawat ang pagtaas ng presyo ng krudo dahil nagbawas ng produksyon ng Saudi Arabia, isa sa mga pangunahing pinagkukunan nito. Ayon sa Department of Transportation, nakatakdang maglabas ng gobyerno ng 2.95 billion pesos na fuel subsidy para sa mga public utility vehicles. May nakalatag na ayudang 10,000 pesos sa mga modern public utility jeepney at modern UV Express, 1,000 pesos naman sa mga tricycle drivers at 1,200 pesos sa mga delivery riders. Malaking tulong sana para sa mga tsuper tulad ni Arnel Aquino na marami rin nakakompetensya sa pila. Pero ayaw na raw nilang umasa rito. Kung meron, thank you raw. Kung wala, tanging sipag ang maaasahan. Yun nga yung mahirap eh. Papaasahin lang kami sa wala pero hindi naman dumarating. Mahirap sa amin, sir. Mga driver gawa, lalong-lalo na sir sa amin. Mga boundaryan lang kami. Tapos yung pamasahin, hindi pa rin nagbabago. Ikan, may petition din itong grupo ng mga jeepney operators at drivers para sa taas singil sa pamasahe na ipatutupad tuwing rush hour, pero tinatalakay pa rin ito hanggang ngayon. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. At isa pang Phil-Am singer nga pala ang gumagawa ng pangalan sa international music scene, yan si Panalo hitmaker Easy Mill o Ezekiel Miller. Yes po, sa isang music video kasama niya ang award-winning rapper, wow, na si Eminem. Yan po ang chika ni Kata Tibayan. Hi, Kata! Mula sa kanyang trending hits tulad ng Panalo. At Up Down na umani ng milyong-milyong views online. Patuloy na namamayagpag sa global music scene ng Phil-Am singer-rapper at composer na si Ezekiel Miller o Easy Mill.
Narinig at nagustuhan daw ng award-winning rapper and producer sa sina Eminem at Dr. Dre ang kanyang single na Up Down. At pumirma si Easy Mill bilang isa sa roster of talents ng Shady Records ni Eminem at record labels ni Dr. Dre na Interscope Records at Aftermath Entertainment. Nakinabibilangan din na award-winning artist na sina Kendrick Lamar at Silk Sonic. May collab pa sina Easy at Eminem ang The Realest. Just trying to keep myself calm and collected. But it's just, it's surreal, you know. Actually, a couple of days, parang nagawa ko na yung beat ng Realest. And I didn't even know that, like, it was them yet. And then finding out that it was them, nabaliw na lang po ako. Narinig ko sa kanila yung instrumental ng Realest, ng mismo na yun. And Dre said, like, yo, Marshall gonna eat that up. And then, yeah. And then M at the background of the studio was like, yep, give it to me. Sabi ni Eminem, very selective ang Shady Records sa kanilang talent. At rare pangaraw na nag-co-sign sila ni Dr. Dre para kay Easy Mill. Para raw kay na Eminem at Dr. Dre, they found something special nang marinig nila ang music ni Easy. Mataas raw ang paghanga ni Easy sa dalawa na itinuturing daw niyang mentor sa musika. Ngayon, ready na si Easy na i-share sa global music stage ang musikang Pinoy at original Pinoy rap. Pinoy rap, it's trying to evolve as well with the times. So, like, just being part of that as well, gusto ko rin na napagtotoo na ako napansin yung mga Tagalog rap. Yung pure, kasi iba rin yung parang patas nun eh, yung parang pakiramdam kapag yun yung pinapakinggan natin. Kaya, so, y'all can also expect me being a part of that. Mensahe naman ni Easy sa young Filipino rappers. Keep going. Pagpatuloy mo lang. Wag mo susukuan yung pangarap mo. Promise. Kung gano'n man kahirap ngayon, kung sa tingin mo, like, it's like so hard to reach, just keep on keeping on, man. Kaya, man, kaya natin to. Ito ang unang balita. Katatibayan para sa GMA Integrated News. Mataas na presyo ng bigas ang sumalubong sa mga mamimili sa Quezon City ngayong Lunes. May unang balita live si James Agustin. Good morning, James. Gaano kataas ang presyong yan? Maris, good morning. 3 piso yung itinaas sa kada kilo ng commercial rice. Dito po yan sa Litex Market sa Quezon City. Kaya yung mga mamimili, maging yung mga negosyante, kanya-kanya na silang diskarte para makatipid. Mahigit 30 kilo ng bigas ang isinasaing kada araw ni Maricel sa pinapasukan niyang karinderya. Ngayon tumasa naman ang presyo ng bigas. Dumidiskarte na raw siya. Mataas po. Sobrang taas po ng bigas na binibili namin. Paano diskarte ginagawa nyo? Hindi na lang po namin masyadong sinisiksik yung pagtakal para po makalis kami. 10 pesos kada cup ng rice ang bentahan nila. Hindi raw basta-basta sila pwede magtaas lalo pat marami sila magkakatabing karinderya. Mahirap din naman po kung magtaas kami kasi hindi wala na ang bibili sa amin kasi yung mga katabi namin ganun lang din naman sila. Si Mang Felix, 2 kilo ng bigas ang binili. Bawas na lang daw muna sa ulam basta masarap ang partner na kanin. Sobrang taas na nga eh. Sobrang na. Mahal ng bigas. Paano yan ngayon? Ha? Kawawa yung walang trabaho. Sa tindahan na ito sa Litex Market, 3 piso ang itinasa kada kilo ng bigas. Pinakamura ang 43 pesos per kilo na well-milled rice. Habang yung premium rice ay 44 pesos to 47 pesos depende sa klase. Kung may extra budget, may mabibiling bigas na 50 pesos hanggang 54 pesos per kilo. Sabi ng mga nagtitinda, mataas ang kuha nila sa supplier. Ganito raw kalaki ang itinas ng bigas dahil sa magkasunod na bagyo na naranasan natin sa mga nagdaang araw. Walang supply ng palay. Yun ang supplier. Walang dumarating na palay sa Bulacan, sa Bukaw. Kamusta naman ubentahan nyo kahit mataas ang presyo? Sir? Konti na lang talaga ang tuko kasi sobrang taas eh. Ganun ang bintahan namin. Kasi hindi naman ako pwedeng magbinta ng sobrang taas eh, kawawa. Yung mga, ang inaalala ko sir, yung mga mahihirap na hindi kayang bumili ng sobrang taas.
Hindi naman tumaas ang presyo ng brown rice na 60 pesos per kilo, habang ang red rice ay 65 pesos per kilo. Samantala, Marie, sabi ng mga nagtitinda, isa raw sa mga pinakamabenta, lalo na dun sa mga minegosyo, ay yung maalsa na commercial rice na mabibili naman sa 46 pesos per kilo. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Ngayong araw magsisimula ang national kick-off ng Brigada Eskwela na pangungunahan ni Vice Presidente at Education Secretary Sara Duterte sa Tarlac National High School. Dumating din sa aktividad ang ilang mga guro. Ang Brigada Eskwela ay proyekto ng Department of Education para maihanda ang mga paaralan sa muling pagbubukas ng klase. Ayon sa DepEd, pagkatapos ng national kick-off, isasagawa naman sa regional at division offices ang kick-off ng Brigada Eskwela sa August 8 hanggang 11. Habang sa August 14 hanggang 19 naman ang mismong Brigada Eskwela sa lahat ng paaralan na may temang bayanihan para sa matatag na paaralan. Para ito sa pagbabalik eskwela na opisyal na magsisimula sa August 29. Dahil si paribisa ng ilang senador ang sasagawang reclamation project sa Manila Bay. At kagulan niyan, makausap po natin chairperson ng Senate Committee on Environment and Natural Resources, Senadora Cynthia Villar. Senator Villar, good morning po. Good morning, oo. Bakit po tinututulan itong reclamation project sa Manila Bay? Siigan na ba to? Siigan po ito. Okay. Good morning, Igan. Good morning at po. Mga tagapakinig sa GMA 7. Salamat po. Alam mo, like the experience of Las Piñas, meron po kaming apat na river dito sa Las Piñas, Parañaque, Bacoor, Molino River, Zapote River, Las Piñas River, Parañaque River. Pag itinuloy po reclamation in our part of Manila Bay, wala po lalabasan yung tubig ng aping apat na river at pinredict na po na babaha kami ng 6 to 8 meters. Ang 6 meters po ay 3-story building. Mm-hmm. Kaya kami po talaga noong 2010, sumalaban na po kami sa reclamation kasi ayaw po namin bumaha ang lugar namin. Okay? Mm-hmm. Kasi po yan, reclamation, pag nagawa na yan, paano natin tatanggalin yan, hindi na natin matatanggal. Kaya bago mangyari, dapat lalabanan na natin. Opo. Pero paano ito nabigyan ng mga lisensya at permiso kung may mga ganyan pong mga pangamba? Kinausap ko na nga ang DNR dyan nung pagbibigay pa lang sila. Kinausap ko si former EMB Director Conado. Siya yung nagbigay niyang ECC na yan under former Secretary of DNR, si Matu. Mm-hmm. Pero hindi po ako pinakinggan. Palagi ko na silang pag-aralan nyo yan. Kasi hindi lang po ako nagre-reklamo. Nagre-reklamo rin yung mga North Harbor, South Harbor, ngayon US Embassy, Philippine Yacht Club. Marami pong nagre-reklamo kasi paano naman magpo-function din yung North Harbor at South Harbor na tatambakan nyo yung harap nila. Saan dadaan yung mga vapor na pupunta sa North Harbor and South Harbor? Opo. At kami naman, paano yung mga river namin? I'm sure lahat kami dito sa Manila Bay may mga river. Saan lalabas kung tatambakan nila ang aming Manila Bay? Opo. Ayon po kay Justice Secretary Boying Remulla, Senadora, minadali daw ang pagbibigay nitong reclamation contract sa ito. Ganyan din lahat. Ba yun? Natanggap niyo impormasyon? Yeah. Talagang in a period of 1 year, 21 ECC. How can you do that? At saka meron talaga nag-i-study niyan. Parang hindi nila pinakinggan at in-stop nila. Tapos nag-issue sila ng ECC. Opo. Meron din tayong Mandamus of Manila Bay na ipanalo ni Attorney Oposa noong 2000 na dapat lilinisin ng 13 government agencies ang Manila Bay, tapos make sure na malinis ang tubig at makakaswim ang mga tao. Tapos ngayon, tatambakan lang pala nila Manila Bay. Ano yung use ng Mandamus na yun ng Supreme Opo. Court? Senadora, nakausap niyo na ba yung kasama niyong si Senator Gatchalian? Kasi yung pamilya niya po yung nasa likod ng waterfront na nasa proyektong yan. Hindi ko naman siya kinakausap kasi personal niya yan. Ako naman, ang baka sabihin nila, pinapersonal ko sila. Ako naman,
protection of the cities around Manila Bay. Na opo. Hindi kami magka-problema. Yun naman ang habol ko. Hindi naman ako against any personal. Opo, ano, opo. Yan. Oo. Pero kami, developer din kami, hindi kami nagre-reclaim. Okay. Madali namang bumili ng lupa, maraming lupa sa Pilipinas. Bakit mo tatabunan ng dagat para magkalupa? Okay. Ano pong hakbang ng inyong komite para ito hindi matuloy yung reclamation projects? May mga scheduled public hearings ba? Nagpre-prepare na po kami. Ako nung una, lumapit ako kay President at saka kay Secretary Lois Aga. Pinakita ko yung mapa ng aming proposed reclamation on this part of Manila Bay. Tapos sinabi ko sa kanila na kami a legislated protected area, we are entitled to a buffer zone of 3 kilometers as provided for by DNR. Kaya kailangang wag mag-reclamation doon sa 3 kilometer buffer zone namin kasi yun ang dadaanan ng aming tubig magagaling sa aming apat na ilog. Eh, pero kung ganito po ang nangyayari na hindi na lang ako nagko-complain, marami nagko-complain, I guess we have to prepare for a public hearing. May research ko ba ang committee nyo na itong pagbaha, itong nagdaang mga bagyo at habagat, eh may kinalaman itong reclamation sa Manila Bay, Senadora? Siguro naman, ano yung common sense, di ba? Pag halimbawa, kahit maayos ang river mo, ipagpalagay nang may problema yung mga river, pero pag walang lalabasan ng river, miski maayos ang river mo, katulad ko, I constructed 40 kilometers of river drive para malinis ko yung river at araw-araw naglilinis kami ng river. Pero pag sinarhan nila yung dadaanan ng river namin palabas sa Manila Bay, baha rin kami, di ba? Mm-hmm. Opo. I think it's common sense naman. Okay. So, maraming salamat po, Senator Cynthia Villar. Ingat po kayo. Salamat, Tigan. Salamat din sa ating tagapakinig. Sa nalalapit na pagsimula ng klase ngayong Agosto, kumustay natin ang back-to-school shopping sa Divisoria. Sampa ba? Diyan po sa Maynila. Unang balita live si Nico Wahe. Nico, ikaw ba'y nakapamili na dyan? Igan, ito, tinanghali na nga tayo sa pag-iikot. Pero kasi konti pa lang yung mga nagtitinda rito ng school supplies, ang dahilan ay medyo matumal yung pamimili ng mga naghahanap ng school supplies. May ilang gamit din kasi na medyo tumaas yung presyo. Dalawang linggo na raw nagtitinda si Mang Nonoy ng bag pang eskwela rito sa Divisoria. Pero hanggang ngayon, halos wala pa raw siyang benta. Matumal pa, sir. Matumal pa. Halos wala pa bumibili. Yan ay kahit pa medyo mura na ang tinda niyang bag. Ang bag pang elementary, 2 for 150 pesos lang. Ang bag naman sa pang high school, 200 pesos ang isa. Naabutan ko namang bumibili ng ballpen at highlighter ang estudyanteng si Rakma. Inuna na raw niya muna ito para kahit papaano ay mabawas na sa bibilin pa ng kanyang mga magulang. Meron ka ng gamit sa eskwela? Wala pa po. Eh bakit wala pa? So, matagal pa naman po eh. Binag-iipunan pa po yung iba. Nag-advance lang po ako ng mga ano, medyo pricey na ano, gamit. Dito sa binibilan niya, nakahapon lang nagsimula magbenta ng school supplies, pa isa-isa pa lang din daw ang namimili. Medyo hindi pa po nararamdaman yung pagkabilan kasi hindi pa po sabay-sabay yung ano, yung pagpasok po ng mga estudyante. Meron naman po ano, pa isa-isa kasi hindi pa po nare-release yung mga kung anong kailangan ng estudyante. Ngayon lang daw sila ulit nagtinda ng school supplies. Ang huli ay nung 2019 pa o bago magka-pandemic. Ang kapansin-pansin ay ang pagmahal ng school supply lalo na ng notebook. Noong 2019, 11 pesos lang daw bawat isang composition notebook na manipis, nakatahiman o may spring. Ngayon, 25 pesos na ang benta nila. 24 pesos naman ang writing notebook. Ang lapis, nasa 10 to 15 pesos ang presyo depende sa klase. 10 pesos ang ballpen. Nasa 50 to 100 pesos naman ang pencil case depende sa klase. Ang pambura, glue at pantasay, 20 pesos ang isa. Ganon din ang marker at highlighter. Ang crayons, 40 pesos ang single o yung 8 pieces. 20 to 35 pesos naman ang watercolor. 10 to 20 pesos ang bentahan ng gunting. Ang papel naman na pang grade 1 to grade 4, 20 pesos ang presyo. 35 pesos naman ang intermediate pad. Ang set ng ruler ay 25 to 50 pesos ang kada set. Malaki rin ang itinaas ng bentahan ng uniform.
Sa tindahang ito, ang dating 300 pesos na isang set ng uniform ng mga babaeng elementary student, 350 pesos na ngayon. Ang panlalaking elementary uniform, 350 to 380 pesos na ngayon, ang dating nasa 230 pesos lang. Kung ayaw naman ng set, may paisi-isang pwedeng bilhin. Gaya ng polo na 250 to 280 pesos ang presyo, depende sa size. Ang slacks na pang grade school, 230 to 250 pesos ang kada piraso. 300 to 350 pesos naman ang pang high school. Sa palda, 150 to 180 pesos ang pang grade school, habang 250 to 300 pesos ang pang high school. Ang plain white shirt naman, binibenta ng 100 to 150 pesos, depende sa size. Ang puting sando naman ng undershirt, 2 for 150 pesos ang benta. Ang black shoes naman, 230 to 250 pesos ang sa panlalaki. 170 to 200 pesos ang sa babae. Pambata, binibenta ng 170 to 180 pesos. May mabibili namang 3 for 50 pesos na medyas. Igan, inaasahan naman ng mga tindero nitong school supplies na habang papalapit yung August 29 o yung pasukan, eh mas lalakas yung kanilang kita. Live mula rito sa Divisoria sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Okay. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.